Ngayon, magbibuild tayo ng skyscraper sa Minecraft. Hindi, joke lang. Wala talaga akong maisip na i-build. Kaya heto ako ngayon sa harapan nyo guys, para humingi ng tulong guys. Comment kayo kung ano ang i-build natin na uri ng skyscraper, o magbigay kayo ng theme para makasearch ako online kung ano ang i-build ko. Malapit na kasi ang competition, okay? At gusto kong manalo. But the problem is, I don't have any idea kung ano yung i-build ko. Okay? Tapos, ang dami na nila nasisibulan. Ba't may zombie dito? Paano nakapasok? Ay, o nga pala, bukas yung pinto. Teka lang. Bakit naka-armor kayo? Ayun, ha? Patay. Anyway, guys, if you haven't already, guys, nakikita nyo ba yung red subscribe button dyan sa may baba? Make sure na i-click nyo na yan, guys, kasi konting-konti na lang, guys. Mag-100k na tayo. Also, drop a like, guys, ano? Can we get 2 likes in today's video? I know, malaki yun, pero please, can we get it? So, ngayon, check natin sa shopping district, guys, ano? Check natin dun sa mismong Chunk City kung marami na ba silang nabibuild doon. Feeling ko madami na nga, eh. Actually, isa sa mga kinakatakot ako dito, guys. Sino ba namang hindi? Si AZ10, mga kaibigan. Kasi, guys, nakikita ko yung process ng pagbibuild niya at saka nakita ko na kasi yung build niya. Hindi ko alam kung tapos na, pero nakita ko na kasi yung mismong binild niya. At I should say na nakakapangilabot at alam ko na kung sino ang mananalo. Pero syempre, papayag ba ako? Syempre hindi. Kaya yung 5 blocks eh. Niransak ko ba naman yung buong ano sa ilalim para lang makasali dito kasi wala na po akong diamonds at kailangan ko pong manalo dito. So comment down below any suggestion, any masasuggest nyo sa akin guys para manalo tayo sa competition na to. Also vote me. Please, nag-iirap na ako sa kada kap. And oh my goodness. Anong build do? Feeling ko blur na cinematic yung mapapakita ko dun eh. Kasi di ko alam kung na-upload na ng ibang member yung mga ano nila. Pero yon. Pero grabe guys, ang lalaki. Grabe ang lalaki ng mga skyscraper nila. Hindi ko kaya yan. Siyempre may maliit ba na skyscraper? Hindi ko kaya yan. Alam nyo kung ano ang kaya kong gawin na skyscraper? Halika kayo, ipapakita ko sa inyo. Skyscraper. Gawin nating super plat para pakita ko sa inyo na mas maayos. Ganito, papakitaan ko ngayon kayo ng 5 minutes skyscraper. Ito lang yung alam ko na skyscraper guys ano, na mabilis gawin na pwede nyo rin gawin sa mga bahay nyo. Tutorial with Wetsky. Ganito lang, kuha lang kayo ng cobblestone, pwede nyo rin to gawin sa survival world nyo. Okay, tapos mag-build kayo kahit gano'ng kataas nyo gusto. Okay, bahala kayo. Eh syempre since na skyscraper yung gagawin natin, mas mataas pa dito syempre. Ilan ba yung block limit? Nakalimutan ko na. 74 tayo. Gawin na nating 100. This should be enough. Okay? Tapos ang next yung nagagawin, ganito. Hindi ganyan. Lagay kayo paikot ng paganyan. Sa mga OG na nagma-Minecraft, alam niyo na kung paano to nag-work. Pero yon, tanggalin nyo rin to kasi it looks ugly. Hindi siya bagay sa i-build natin. Skyscraper to 101. Wait lang, parang masyadong mapayat tong skyscraper na ginawa. Wait lang. Ano na natin ng konti kasi medyo mapayat eh. Yan na magiging base ng skyscraper natin. Ngayon, ang gagawin nyo ngayon, dapat may ganito rin kayo na ilagay. So it's either ganito ang gawin nyo or lagay nyo sa baba. Kasi ganito ang magiging form na kailangan natin. Ngayon, ang next yung nagagawin is get yourself a lava bucket at palibutan nyo ng lava. Ito, okay? Ganyan. Tapos, intayin mong bumaba. Ayan, after ilang minutes, bumaba ka na rin. Grabe, ang tagal. Ang taas kasi, kaya matagal. So, kung gusto nyo na medyo mabilis na process, huwag masyadong mataas. Also, medyo nagkamali ako, kaya ang bagal nung isa. Ayan, nakasiro na po yung tick speed niyan, guys. Mabagal pa din. Kaya kung gusto nyo na mas mabilis, mga ano lang, mga sakto lang para hindi kaya katagal. Ngayon ko lang na-realize na medyo mali pala yung ginawa ko. Pero hayaan mo na. It's fine. Hindi na nga actually kailangan to sa sobrang mali nung ginawa ko. Hindi na to kailangan. Ngayon, ang next na gagawin is ganyan, papaliputan mo na siya ng ganyan. Tapos, lalagyan mo siya ng tubig. Ayan. Tapos, magkakaroon ka ngayon ng instant skyscraper. Ang bangis, hindi ba? So, ngayon, ang next yun na lang nagagawin is tanggalin yung tubig na ginawa nyo at magkakaroon na kayo ng instant skyscraper. Parang instant noodles lang, kaso lang, skyscraper. As you can see, napapaisip tuloy ako. Kasi sa sobrang bilis at sa sobrang efficient ng paggawa natin, hindi mga nga lang tayong pinawisan dito sa paggawa ng skyscraper natin. Ito na kaya ang aking i-build. I mean, kung sa pataasan lang. Mas mahaba yung sa akin. Mahaba. Panalo agad tayo sa haba, guys. Kaso lang, sa design, looks so empty, boy. Actually,
pwede naman natin lagyan siya ng design. Magaling akong designer, which madali lang lagyan ng small details lang. Lalagyan natin lang ng small details yan. Magiging malupit na yan. Pero yan, ay aabangan ninyo pag binild ko na to dun sa mismong Kadakrap. And comment down below kung yan na ba yung ating ibibuild. Okay. At also leave a like kasi may natutunan kayong bago sa akin. De actually, matagal na nga tong trick na to. Nakita ko lang din yan sa YouTube. Pero mag-leave a like pa din kayo kasi ano, basta. Kuya Avery, kabahan ka na. Magsalita ka. Di ka makapagsalita, no, kasi kinakabahan ka. Alam ko, nakamute ka pa. Oh, naka-double mute, oh. Naka-double mute ka pala, eh. Hmm? Kabahan ka na, Kuya Avery. Kasi ano meron akong binild na super bilis, super efficient, at sobrang na lupit na skyscraper na sisimulan ko bukas. Uy, gusto ko yan. Prepared na yung materials mo? May design ka na? Oo, prepared na. Ang kailangan lang na materials dito sa aking ibibuild, hulaan mo. Ilang bagay lang. Hindi, hula mo. Isa. masyado mo namang inaano yung build ko. Kailangan lang. Ay, tatlo. Ay, tatlo. Oo, tatlo lang. Yun saan ang sasabihin kay Kasa. Pero yung sa mga design, syempre lalagyan ng details. Hindi lang tatlo yun. Syempre madami pa yun. Pero, yung sa mismong yung main structure, tatlo lang. Grabe. At saka, kaya ko siyang gawin within 10 minutes. Oh, gusto mo bukas nandito ka pa eh, babang binib. Gusto mo ba? Ano, feeling ko concrete yan, tapos babasain mo lang lahat. Diyan ka nagkakamali. Ay, diyan. Hindi ko nasasabihin. Tapos... Oo, 10 minutes. Gusto mo urasan mo pa eh. Gusto mo urasan mo pa. Sige, walang problema. Ano? Sige, bukas man kita tayo. After ng church, kasi may church pa ako. Bukas. Halata sa boses ni Kuya Avery. Nakinakabahan siya. Hindi ba namang di kakabahan? Ibibuild mo pa naman yung skyscraper na pagkalaki-laki yun? Bibuild mo ba naman ng 10 minutes lang? Kakabahan ka talaga nun. Anyway, dito tayo ngayon sa shop ko, sa tapat ng shop ko. Titignan ko kung may kinita. Wala naman natin ikita. Ito, pero malay mo lang, di ba? Mayroon ka bang kinita? Of course, ano nga bang i-expect ko? There is! Si Lady Suata bumili na eh. Hindi ko lang sure. Oh! Alright, wala na. Pero there is! Okay, that's a good sign. Okay? Kaya hindi ko lang alam kung sino bumili nun. Pero thank you! I feel so good na may bumili sa shop ko. So ngayon, uuwi muna ako. Kasi hindi ko akalain na masasabi ko to. Mag-gather tayo ngayon ng resources para dun sa ibibuild ko. Okay? So ngayon, kailangan ko muna pala i-measure kung gano'ng kalaki yung possible na ibibuild natin. So, teka lang, balik muna tayo dun. Nakalimutan ko i-measure kung gano'ng kalaki. So, may land was nasa likod na itong build ni Kuya Avery na to, which is ito. So, currently, hindi nyo siya nakikita, pero currently, nasa level 66 to siya. So, ngayon, kailangan natin siya mas mataas pa. Kasi ang pinakamataas na building dito or skyscraper, so far ay itong dirt na to na nasa 177 blocks pataas. Okay, so itong dirt na to, skyscraper po ang baba nito. Tapos ito po yung pinakamataas so far. Wait lang, I'm curious. Yan ba yung height limit ng Minecraft? 256. So yung build na yon ay nasa 177 ba? Tama ba yun? Basta yon. So kailangan nating umabot ng 200 block. So kakailanganin natin ngayon ng 200 cobblestone. Hindi, pang build up lang naman yon. So kahit anong blocks. So kailangan natin pang build up na blocks na 200. So kung kukuha ako ng calculator ngayon, 200 divided by 64 is 3 and a half stack or 3 stack to be exact. So isa sa mga gagather natin na resources is yung pang building at tapos yung the rest natin na gagamitin na resources. Resource gathering. And then of course, kailangan din natin some of the cobblestone, of course. Yun yung pinaka main structure natin. Okay, para sa resource gathering natin, kailangan lang natin ng siguro isang stack ng cobblestone is enough. Wait lang, ililipat ko muna itong mga sand and gravel na nakuha natin from the last video. Tapos dito ko ilalagay yung mga resources na kakailanganin ko. So isa na yon, lava. We need like more dyan. Okay, so tara, hanap tayo ng lava. Alam ko may lava dun sa ilalim ng pinagmimina ko eh. Smelt natin itong iron for more buckets. Hindi ko alam exactly ilan ang kakailanganin natin na lava. Pero titignan natin. Siguro kuha na tayo ng mga around 20 buckets. Kasi 5x5 na area yung gagawin natin eh. Ang liit rin ng 5x5. Siguro palakihin ko ng konti ano. Pero yeah, 20 bucket it is. At ayan, meron na po tayong 16 at 4. 16 plus 4 is 20. So meron na po tayong sakto para sa ating ibibuild. Meron na po tayong saktong resources para po sa ating ibibuild. Tapos meron pa mga lava dito. This will be the perfect and napakalupit na skyscraper. Okay. So kuha lang tayo ng lava. Uy! Okay, kailangan natin gumawa pa. Grabe naman, di ako na-inform na full storage. Grabe ka naman load. Wait nga. Ayan, kumpleto na.
Tapos, isa pa pala para sa tubig. Pero meron na. Ayan, kompleto na yung ating mga lava bucket. At ilagay ko na rin yung aking water bucket para dito. Actually, dalawang water bucket lang kakailanganin natin dito. Kasi pwede naman tayo gumawa ng infinite source. Pero yun na nga mga kaibigan. Dito sa loob ng chest na to, kompleto na ang ating mga resources na kailanganin. At syempre, gagawin natin yan next video. So guys, marami-marami salamat sa panunood. Abangan nyo. Aray ko naman, nag-outro ako. Ang kulit eh. Abangan nyo ang aking gagawin. Please, iboto nyo ako guys kasi humihirap na po ako sa kada. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.